Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyovisyon! Tama ba ang inyong mga orasan? Ilagay po natin sa wastong oras sa Pilipinas sapagkat oras na ng Radyo Vision sa media ng bayan. Sa ngalan po ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, of course, tayo po naman ay pumasahim papawid na ang ating Radyo Vision sa media ng bayan sa araw na ito ng Miyerkules, Hulyo 27, 2016. At makakaagapay po natin sa ating People's Television Channel 4, walang iba kundi ang ating kabalikat, Mr. Audrey Gorisetta. Mr. Audrey, magandang morning. At syempre pa dito sa ating Radyo ng Bayan Studio, makakaagapay pa rin natin ang walang kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile, ang aking co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Luzuegro. Bazar, good morning. Yes, good morning, Kap Francis. And good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Bison. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin po i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679. Yeah. Dinidistract mo kasi ako. Ayan tuloy. Aba, pinagbibigyan kita. Solo-solo ka sa camera. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin, of course, ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mga mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at siyempre pa mga kaibigan ng ating talakayan sa ating hapag ng talastasan. Okay, at para sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At sa atin naman pong mga texters, please, nakikiusap po kung paulit-ulit sa inyo, huwag kalimutan ang inyo mga pangalan at addresses. In fairness, baka hindi mabasa nila Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Okay. Salamat po. Okay, good morning ulit, Serena. Good morning, Kapras. Ulitin ko yung number kasi ginugulo mo ako. 0922-358-2679. Yes, yun po ang number namin dito. Very good. Ginugulo na kasi ako. Huwag ganun. Huwag ganun. Anong ganun? Kapag nagsasayta ako, gumaganon ka. Sige, ulitin mo nga ang ganda niya. Okay. Sila por sila na, nye. Okay. Samantala, ano, may malungkot tayong balita kagad. Ako'y nalulungkot sapagkat
marahil binibigyan naman natin ng kalayaan at karapatan itong ating mga kabataan na ikangay tahasang tinutulan at nag-file sa kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng curfew sa tatlong lungsod. Manila, Quezon City at Navotas. Ayaw nila ng curfew. Kasi daw parang nasasagkaan yung karapatan ng mga kabataan na mamasyal, magbiyahe sa mga disoras. Okay, so tingnan lang natin. Ano ba yung mga lugar po? Manila, Navotas, Quezon City. So most of them may mga paaralan. Maraming paaralan, maraming estudyante. Siguro maaari ang kanilang dahilan ay nawawalan sila ng kalayaan bumiyahe. Paano kung gabi ang uwi, gabi ang activity sa school? Gabi? Wala namang eskwelahan ng alas 10 ng gabi. May ganon. Wala namang paaralan. Gusto lang nila na maging malayang bumiyahe pa ng mga ganong oras. Kasi, ano, let's check. Yung curfew ng 10 to 4. Navotas, yes, 10 to 4. Yung Quezon City is 10 to 5. Okay. Siguro Manila, maaga pa sa kanila yung 10. Oh, eh, ano baka aktibo pa sila ng alas 10. Oras? Between 10 in the evening up to 4 a.m. Ano ang gagawin mo dyan? Baka naman traffic. Bakit ba pinagtatanggol ko sila? Tinitingnan ko lang yung mga sides ng stories. So, maaari baka traffic? Diba, alam naman natin, LRT hanggang alas 10. Baka may mga humahabol pa sa ganun. Pa-uwi. Hindi, kasi ako ang inaalala ko dito. Yung sitwasyon natin sa ngayon, sa ating pamayan ng ginagalawan, hindi natin masiguro na safe. Nagkalat pa rin ang masasamang elemento. No? Paano kung ang anak natin, hahayaan pa natin na nasa lansangan sa mga disoras na yan at natsyambahan? Sino ngayon ang sisisihin natin? Ang mga otoridad, nagpabaya ba? Ang ating mga local government units, nagpabaya ba? Natsyempohan ng hindi magandang grupo ng mga elemento diyan. Aantayin mo pa bang mangyari yan? At isa pa sa kanilang dahilan, labag daw po ito sa batas about sa Juvenile Act and welfare ng mga kabataan. Kung ako ang magulang, kakasuhan ba sila or ililista lang yung pangalan nila once na nahuli isang menor de edad? Depende kasi sa sitwasyon ng pagkakahuli sa'yo. Kung kayo ay nagiinuman sa kanto ng nakahubad kayo at disoras, iba ang penalty niyan. Kumbaga, nilabag mo yung ordinansa. Ngayon, kung ikaw ay naglalakad lamang at nabagaan siya ka, iba rin ang penalty niyan. May antas-antas ng penalty yan. Siyempre, kung nahuli kayo nagpa-patsesyon naman sa disoras, o kaya nagdadala ka, courier ka, o kung ano man, siyempre, iba't iba yan. Pero ako bilang isang magulang, ikaw kasi, Zarina, hindi ka pa magulang. Hindi ka pa magulang kaya at least hindi mo ma-feel pa masyado na hindi naman sinasagkaan ang karapatan. Karapatan yan na mamuhay tayo. Pero karapatan din ng ating estado na protektahan ang bawat mamamayan. At saka lalo bilang na sa magulang, panahon ngayon. Tingnan mo yan, text mo yan. Ano ba yan text na pumasok Sabi, na yan? Sabi, ano po bang ginagawa ng mga polis pagkatapos mahuli ang isang menor sa lansangan? Mang Cosme, ano po ba ang ginagawa ninyo pag kayo nakahuli? Hindi, siyempre yan. Dadaling ka sa presinto yan. Dadaling ka sa presinto, ibubuka nila, titignan nila kung bakit nandudong ka pa. Patatawag ang magulang kung saka kailangan ipatawag. Kasi sila yung ng penalty. Yung tatanggap kung ano yung magiging penalty ng mga kabataan. Huwag lang na sanang takutin o huwag kargahan o huwag, alam mo na, malikot ang pangyayari. Malikot, kaya tayo dapat maging maingat sa aspetong yan bilang mga magulang. So ngayon meron temporary restraining order? Meron. At pinasasagot ang tatlong lungsod within 10 days kung ano ang kanilang defense. Okay. Bakit ipinatutupad nila ang curfew. And when you say may TRO, walang effectivity itong curfew. Wala. Makakalabas pwede na itong mga pwede na silang mag-internet, magdamag doon sa mga internet shops. Okay. Samantala, ang ating words of wisdom for today. Yes, ang ating pong words of wisdom. Dahan-dahan na naman, ha? Yes. Please lang, ha? Porcelana, dahan-dahan. Ngayong Wednesday morning ay, the best exercise for strengthening the heart is reaching down and lifting people up.
Very good. Sa Tagalog, ang pinakamahusay na paraan upang palakasin po ang loob ng isang tao ay tulungan sila at bigyan ng pag-asa mula kay Ernest Blevins. Okay, maraming salamat, Mang Erning. Mm-hmm. Talagang napakaganda noon. Down na, siyempre, tulungan mo, akayin mo. Mm-hmm. Di ba? Huwag yung down na, isinadlak mo pa. Oo. Di ba? Kinakailangan, yan ang pinakamagandang magagawa natin na paraan para palakasin ang loob ng mga taong ika ngayon ang hihina ang kalooban, natatalo ng mga pangyayari ng mga problema. Tulungan natin sila at bigyan ng bagong pag-asa. I think para sa akin, ang sinasabi rin ito, my heart is reaching, yung heart ng isang tao, yung puso ng isang tao is reaching down. Kumbaga marunong kang makibagay, makikapwa tao sa kung sino man yung maaaring mababa sa'yo, or kung sino man ang mababa mataas, pareho lang, nag-reach ka. And yung lifting up is yung pag-compliment mo doon sa isang tao. Kasi nakakatulong yun eh. Nakaka-boost yun sa isang tao na magtrabaho, na gawin yung tungkulin niya bilang, lalo na sa gobyerno. Oo, diba, nagbibigay, nagbibigay ng ibang kalakasan. Oo, parang ang galing mo ka, Francis. Oo, ang galing mo rin, La Porcelana. Oo, ha. Huwag ka lang malilito sa numero. Okay, sa kagyat. Paraanin na natin ang ating unang sigwada ng Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin, Kap Francis, ang Lucena Radio ng Bayan kasama si Jigs Rodillas. Magandang umaga, Jigs. Konektado ka. Yes, maraming salamat. Nag-courtesy call na sa miyembro na Sanggunian Panlalawigan ng Quezon ang bawagong Provincial Director ng DILG na si Lionel Dalope. Nataon ang courtesy call sa tatlong sunod-sunod na committee hearing kung saan ay nagpakilala si Dalope sa mga naroroong board members. Tumagal lamang si Dalope sa loob ng conference room ng ilang minuto bago ito nagpaalam. Sa panayam naman ng Radyo ng Bayan, sinabi ni Dalope na tutugunan niya ang lahat ng mga concerns ng mga lokal na pamahalan at ayon sa mandato ng kanilang kalihim. Ayon pa kay Dalope, pinag-isa na lamang ang DILG official sa lalawigan kaya wala ng DILG Quezon 1 and 2. Sa maikli pa rin panayam, sinabi ni Dalope na naging DILG director siya ng Laguna bago ma-assign sa Quezon. Aalamin din niya ang concerns ng DILG family sa lalawigan ng Quezon tulad ng PNP, ng Bureau of Fire Protection at BJMP sa mga susunod na araw. Tubong Rizal si Dalope, ngunit nakatira siya sa Laguna. Para sa Radyo Bisyon, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. At susunod naman po mula sa Lucena Radio ng Bayan ng Agusan del Sur kasama si Bobby Ilupa. Assalamualaikum, Bobby. Konektado ka. Maraming salamat. Magandang umaga at assalamualaikum. Magpapalabas si Governor Adolf Edward Plaza ng isang executive order upang formal ng makapag-operate ang Outreach Drop-in Center o ODIC sa lalawigan ng Agusan del Sur. Ang ODIC ay magsisilbing parang isang rehab center para sa mga nalulong sa ipinagbabawal ng gamot. Dahil sa Project Double Barrel at Oakland Tokhang na ipinatutupad ng TNT, umabot na sa mahigit 6,000 individual na nauugnay sa droga ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad dito sa Agusan del Sur nitong nakaraang 3 linggo. Sa panayam ng mga mamamahayag, sinabi ni Governor Plaza na ang kanyang Moral Recovery and Values Formation Program ay makatutulong upang makapag-umpisa na ang nasabing ODIC. Ang drug addiction ay isang social at moral responsibility ng probinsya at pagbibigay diin pa niya. Sa kasalukuyan, mayroong isang gusali na ipinagagawa ang gobernador upang magsilbing opisina ng ODIC. Para sa Radyo Bisyon, Bobby Ilupa, San Francisco, Agusan del Sur, Media ng Bayan. Salamat, Bobby Ilupa. At panghuli naman, pupunta naman natin ang Tacloban Radio ng Bayan kasama si June De Leon. Magandang umaga, June. Konektado ka. Yes, maupeng aga. Positibo ang naging panaraw ng National Economic Development Authority sa industriya ng kalakalan dito sa Eastern Visayas. Makaraang makapagtala ito ng paglago ng ekonomiya sa unang 3 buwan ng 2016. Ayon sa NEDA, umangat ang negosyo, makaraang tumaas ang farm production, vibrant tourism at higher tax earnings. Tumaas ang kita sa sektor ng agri-fishery kung saan nakapagtala ang industriya ng pangisda ng 15.43%. Ayon kay NEDA Regional Director Bonifacio Uy, tumaas rin ang produksyon ng iba pang produktong pangsakaan sa 12.3% lalong-lalo na sa industriya ng bigas, mais, saging, pinya, asukal, kasama na rin dito ang poultry at livestock industry.
Idinagdag pa ni Uy na tumasoy ng turistang bumibisita sa Eastern Visayas kung saan nakapagtala ito ng 14.4%, samantalang 18% naman ang itinaas sa domestic tourist arrival sa unang tatlong buwan kung saan 1.34 billion pesos ang ginastos ng mga turista sa rehiyon. Nakapagtala rin ang pagtaas ang internal revenue collection ng 19% kung saan 40 milyon ang nakuha mula sa koleksyon ng custom duties, taxes at iba pa. Umaasa si Uy na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng rehiyon sa mga susunod pang buwan dahil sa nakaraang halalan, muling pagbabalik ng mga negosyante at ang nagpapatuloy na Yolanda Rehabilitation sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 8. Umaasa rin ang nasabing opisyal na tutuparin ng kasalukuyang administrasyon ang mga pangako nitong binitawan para sa mga taga-Eastern Visayas kasabay ng pagtaya na lalago ang ekonomiya ng 5.6% ngayong taon. Ang Region 8 ang ikalawa sa pinakamahirap na rehiyon sa buong bansa base sa pinakalatest na Family Income Expenditure Survey result ng Philippine Statistics Authority. Tumaas ang poverty level mula 45.4% sa nakaraang taong tatlong taon, ngayon ay 47.3% na. Mula DYCD 102.3 FM, Tacloban City, para sa Radyo Bisyon, Jun De Leon, PBS Media ng Bayan. Maraming salamat, Jun De Leon. At sa oras na 16 minuto 56 segundos, makalipas ang alas 6, narito na ang ating panauhing espesyal para sa ating edisyon ngayon. Ipakilala mo na, Zarina. Yes, kasama po natin ngayon live dito sa studio ang isang batikang political analyst na si Sir Ramon Casiple. At pag-uusapan natin ka, Francis, ang nakaraang sona ng ating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Sir Casiple. Magandang umaga, Zarina, sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood. Maraming salamat po. At sa kabila ng inyong mga hectic schedule, napasyalan nyo rin ang ating Radio Vision para mailarawan naman ang inyong perspektibo at pananaw sa nakalipas na sona ng ating Pangulong Rodrigo Duterte last Monday. Ano po ang pangkalahatang perspektibo ninyo, Professor? Well, yung mga dapat yung sabihin, sinabi niya. Uh-huh. Ito yung mga sinabi niya na panahon ng kampanya, uh-huh, yung kaugnay ng peace and order, anti-drug niya, yes, yung federalismo, yun. Sinabi din niya yung peace talks. Ano? Uh-huh. In fact, doon nandun yata yung kanyang sinasabing bomba. No? Uh-huh. Nag-announce siya ng unilateral ceasefire. On the whole, sa tingin ko, lalo nang nag-adlib na siya, yung salita niya, alam mo, papasok talaga sincero. From the heart, tawag doon. Uh-huh. Kaya yun ang malaki sa tingin kong impresyon na nabigay niya. Nahirapan siya mag-Tagalog. Tantya ko, talagang gustong-gusto niya na magsalita ng Bisaya. Uh-huh. Pero tingin ko ang mensahe ay pumasok sa nanonood. Ano? Sa mga inilatag niyang mga features na yan, alin po sa inaakala ninyo, Professor, na talagang dadaan sa butas ng karayom? Mahirap pa sabihin ngayon eh. Kasi uh-huh, napakataas ng kanyang trust rating. Uh-huh. Napakalaki ng goodwill. Yung political capital niya ngayon hindi mo matatawaran. Uh-huh. Kaya yung sinasabing dadaan sa butas, later pa yan malalaman kung talagang magkaroon halimbawa ng pagbagsak ng popularidad niya. Kasi may makakaisip yung mga kalaban niya. Halimbawa, talagang habulin siya. Kasi po, doon sa may bandang huli, ewan ko kung nabigyan nyo ng kaukulang pansin yung tungkol sa BBL. Na sabi niyang, kung hindi man naisulong noong nakalipas na administrasyon, kanyang isusulong, pero may mga reservations yun. Ang tawag dyan, hindi BBL. Kasi ang BBL na sinasabi natin, yan yung original. In fact, ginawa na yan ng dating Kongreso. Aha. Na may mga tinanggal ng mga provision na controversial. Mm-hmm, mm-hmm. At sabi nila, BL bar. Ngayon, mukhang, di ko alam kung anong specific provisions, ano ang tingin niyan dapat tanggalin. Aha. Pero ito ay alternatibo lamang from his point of view. Yun. Doon sa federalismo. Kapag hindi tinanggal. At pakikipag-usap sa lahat na siguro. Galing na yan sa usapan. Usapan. Alala mo, nagkaroon ng parang Moro Summit. Na nandun yung Imay Rep, nandun yung Emine Rep. Uh-huh. Kasi ang kanyang
punto de vista naman, hindi naman lang ito dapat imayilip. Dapat lahat ng mga may stakeholders, at hindi lang Moro, kasama IPs, yung Lumad. Aha. Kasama Lumad din yung mga Kristiyano. Ayun, tingin niya, dapat mag-usap-usap lahat yan. Yan. Mm. Pati so, na yung mga splinter group siguro. Pati ang BIPF gusto niya. Pati yung mga Abu Sayyaf, dahil mara daw matigil na yan. Kidnapping incidents na yan, hindi po ba? Yun ang punto de vista niya na kailangan magkaroon ng pagkakaisa. Ayan. So ano bang ibig sabihin ng unilateral na ceasefire? Kasi ang dami nagtatanong bakit daw unilateral. Unilateral kasi sa parte lang ito ng gobyerno. Meaning, hindi ito bahagi ng usapan. Okay. Inunahan niya. Mm-hmm. Usually kasi ang ceasefire pinag-uusapan. Mm-hmm. Mutually agreed, tawag dyan. Ang unilateral, siya na mismo nag-decide. Mm-hmm. At siyempre, naghihintay siya ng kapalit. Meaning, tatapatan ito ng NDF. Pero wala siyang requirement. Kaya nga unilateral. Walang conditions yun. Nag-ano siya? Nag-decision siya on his own. Mm-hmm. So walang kondisyon sa kabilang panig or sa, I mean, ang inaasahan na lang niya, tutugon ng the same yung kabilang panig, CPP, NPA, NDF movement. Pero mukhang may kondisyon sila. Hindi na pwede. Wala na. Either they say yes or they say no. Ayun. Mm-hmm. They are not in the position to bargain. They will have to pay the political price dyan kapag nagtuloy ang NPA halimbawa ng kanyang operasyon. Anong political price yan? Mm-hmm. Yung tiwala ng mga tao mismo, pati siya, si Presidente, na itong mga katapat niya sa table ay talagang sincero sa kapayapaan. Mm-hmm. Kaya ipit eh. Ano yon? In a sense, parang political masterstroke yung ginawa niya. Kahit na wala siyang sinabing kondisyon, actually may kondisyon ni lahat doon. Natatapatan dapat ito ng kabila. Yun. With all sincerity. Parang bending backward na siya rito eh. Uh-huh. Yung appointment niya halimbawa ng mga nominees ng CPP, sa kabinete mismo, marami nang tumaas kilay dyan. Pero gamble niya yun eh. Uh-huh. Itong pagpapakita ng goodwill, ng tiwala, at gusto niya talaga matapos na itong labanan. Yun ang message. Kaya yung unilateral ceasefire, nag-reinforce nung mensaheng yun. Ngayon, tinapatan yung una niyang ginawa, meaning nagbigay naman talaga ng pangalan, at in-appoint niya. No? Ito, ang expectation dito, magdideklara din ng unilateral ceasefire ang kabila. Sila rin. Let us keep our fingers crossed. Hindi pwede conditions dito. Kasi wala naman siyang condition. At saka wala silang dapat i-bargain. Oo, wala. Kasi yung pag-release halimbawa ng political prisoners, bahagi yan ng usapan on the table. At meron ng previous na usapan before. Bahagi ito ng preparasyon sa next month na resumption ng peace talks. Peace talks. Mayroon talagang i-release yung mga consultant na directly involved sa peace talks. Kaya pinuspon nila in the first place, isang buwan para maayos yung mga kaso sa korte, para makalabas yung mga ito. At mabibigyan na lamang na sila ng safe conduct pass? Hindi na. Hindi na? Wala na. Ano wala na sila kaso talaga? Ordinaryo na? Oo. Wow. Lalaya na. Malinis. Malinis. Kaya nga, binigyan ng isang buwan, ayusin. Wow. Mm-hmm. Kasi ang labas niya, niya-trust ng gobyerno yung mga kaso. Laban sa kanila. Pero in exchange, sasama sila sa peace talks directly. Oh, okay. So ano yung advantage na ngayon yung Kamara gusto bumuo ng joint monitoring committee para tignan to unilateral na ceasefire? Well, sarili nilang yan ang hindi tingin ko bahagi ng iniisip ng Pangulo. No? Mm-hmm. Kasi ang isang monitoring body, usually mutually agreed upon yan. Meaning dalawang panig nakaupo doon sa monitoring body. Ngayon, kung monitoring ng isang panig lamang, dati na ginagawa yan. May monitoring ang AFP, pwede magtayo ang Kongreso, pero hindi yan yung usual yung sinasabi nating monitoring body, kagaya nung sa MILF. Remember, may third party monitoring yun. Kasi pinag-usapan at pinag-agrihan ng dalawang panig, yung gobyerno at saka MILF. Kaya ito, kung unilateral din yung monitoring na yan, walang dating yan. Okay. Sa Congress yun, sa Kamara. Bahala na sila. Kung gusto nila. Naman. Kung gusto nila. Kung gusto nila, nasa sa kanila na yun. Okay. Now, isa pa rin sa mga nailatag dyan sa zona ng ating Pangulong Duterte, yung aspeto naman ng tax reduction. Corporate at saka itong personal. Nako, ang daming nagbunyi dito, Professor.
sa inyo pong pananaw, will this attract more investors o ano ba ang maaring maging bunga nito? Well, una ko narinig kasi yan kay Secretary Jokno. Hindi pa siya, ano pa siya, private citizen siya. Ang kanyang rationale dito, ang malaking problema sa taxation, hindi naman yung mataas o bababa yung taxes. Yung koleksyon. Ang baba ng koleksyon ng BIR at pati ng custom dahil sa smuggling. Ibig sabihin yung dapat kikitain ng gobyerno ay hindi actually na nakukuha. So kung babaan nila, pero taasan mo yung koleksyon, eh mas maganda. Sobra pa sa ang makukolekta kaysa sa simple lang na itaas mo yung halimbawa ang taxes. Importante yun eh kasi ang ibig sabihin ng mataas ang collection rate, ang mamamayan mismo, including itong mga corporate entities, ay mas responsable sa kanilang pagbabayad ng taxes. And therefore, wala kang problemahan later. Ang incentive, yan ang dating nito, ang incentive, bababa yung taxes. Ngayon, para sa investment, mabigat na usapin yan. Kasi bahagi yan ng investment incentives. May wini-wave yung taxes, merong binababaan. May mga ganun. Kasi po, meron ako nakitang mga figures na inilatag para doon sa mga 500,000, imbis na 35%, na gagawin na lang 25% ang pagbubuwis. Ngayon doon sa lesser, bababa rin. Doon 25, magiging 50 na lamang. So ang kinakailangan ang talagang punto ng argumento rito ay pataasin ang koleksyon. Oo, pataasin at saka yung spending ng gobyerno actually. Medyo minimize. Hindi. Taasan. Kasi yun. Ang usapin actually nitong past siguro 4 years under President Aquino, may underspending ang gobyerno. Maraming proyekto na lagyan ng nabudgetan ng pundo tapos hindi ginastahan. Hindi ginamit yung pundo. Maraming dahilan dyan, siyempre. Pero naipon, siyempre, kung naipon, may interest yan. Oo, lalo na kung nakalagak sa bangko. May nagka-interest din dyan. Maraming nagka-interest doon sa interest. Okay, so ngayon, dapat taasan ang spending. Hindi, yung target kasi collection. Hindi makuha ng BIR at ng ating customs at yung iba pang mga agencies. Yung talagang target dahil dumadami yung populasyon, siyempre, ang takbo ng ekonomiya, ganito. Pagkatapos hindi mo makuha yung target collection, magbababa ka ngayon ng buwis, lalo na sa mga personal, matutuwa nga yung mga personal, yung mga mamamayan, dahil bababa ang buwis nila, magkakaroon ng mga additional exemption, pero ang nahihirapan ng gobyerno. Hindi ba maapektuhan yung mga, kunwari lang, infrastructure projects, yung mga ganun? Kasi i-speed up niya din po . Well, yun ang unang usapin dito, yung underspending. Mm-hmm. Kung tama ang spending, dahil may budget na for that, hindi magiging problema infrastructure kasi usually budgeted yan. Okay. Pangalawa, meron tayong mga kaibigan ng mga bansa na may pera. Maraming gustong magdala ng pera dito, including mga gobyerno din mismo, yung mga development aid, halimbawa. Hindi nagagamit kasi yung saan na pupunta? Hindi, ito nga yung underspending. Kasi ang malaking bahagi ng budget natin, counterpart funding required by law, sa pumapasok na pundo na hiniram natin o kaya ginrant, binigay as grant sa atin. Yung project mismo hindi gumagana. Nandyan lang yung counterpart, nandyan din yung pundo. Maya-maya, may interest kasi yan . Babayad ka na ngayon doon sa World Bank halimbawa. Pero yung project hindi nakatingga. I see. Kanina nabanggit ni Sir Casiple yung about naman sa mga government stations. Siyempre, itatanong ko na rin sa inyo, ano ba yung kagandahan, actually malaki talaga advantage ng maayos yung isang government station na siyang nagdadala ng gobyerno mismo ng ating bansa? As a mouthpiece. Oo. Actually, unang-unang usapin dyan, ito ba ay istasyon ng gobyerno o istasyon ba ito ng bayan? Kaya nga radyo ng bayan, hindi ang gobyerno. Ako, nakaikot na ako sa US dyan, kaugnay ng mga community may radio. May punto si Sir. Ang pinupunto actually dito na sinasabi ni Secretary Andanar, yung gagawin mong people's television. The people's television talaga. Radyo ng bayan talaga. Ibig sabihin, ibubukas mo sa mga ordinaryong mamamayan.
at yung kanilang mga posisyon, ilalabas niya, hindi lamang yung official position ng gobyerno. Siyempre, ilalabas mo rin yun. Kaya ang concept ng parang British Broadcasting Corporation, dito papasok. Kasi ang BBC ganyan. Mm. Kahit yung Australian Broadcasting Station, ganyan. So, magandang sa US, model. Bawat state yan, may ganong klaseng istasyon na tinatawag niya ng community media. No? Television yan at media. Ang nagbabayad dyan, either state o kaya community funded. Ito, gobyerno talaga. Mm-hmm. Oo, gobyerno ito. Mm. Pero, allowed, ang budget namin. I think allowed yata kayo under the new law no, na mag-raise ng pera. Mm-hmm. On your own. Kaya isa kaya nga gusto ngang kaya nga gusto ngang i-world class ito para sabi nga ng Pangulong Duterte ay maging viable. Oo, viable at saka credible. Aha. Mm-hmm. Kasi isang mawawala dito kaagad yung pagtingin na ang government radio mouthpiece lang yun ng gobyerno eh. Mm-hmm. Kasi mouthpiece na 'to ng bayan. Ganun lang ang konsepto. So may independence, mataas ang level ng editorial independence. Ayun, yun ang mahalaga doon. Hindi nadidiktahan. Hindi dapat rubber stamp. Sa ganung concept, hindi dapat. Although required kayo siyempre ilabas ang posisyon. Yung posisyon ng gobyerno dapat ilabas yun. Yes. Pero hindi kayo prevented magbigay din ng sarili niyong opinion o kaya opinion ng iba-ibang sektor ng bayan. Ayan. Kaya nga pwede kami nagbibigay din ng opinion ni Sarina. Si Sarina matindi sa opinion. Ay, grabe. Aba, professor, maninibago kayo dyan. Pero that is of our advantage. Oo, kasi naging mas buhay ang demokrasya pag ganyan. Ayun. Halimbawa, yung napuntahan ko sa Virginia, isang oras, kinukuha kasi yan by black voting, depende first come, first serve. Yung isa, religious hour. Yung sunod, puro Beatles. Yung sunod, siguro anarchy yun kasi kung ano-anong topic pinag-uusapan. Walang censorship. Ang mausapan lang dyan, basta may slot. Kung walang slot, siyempre papila ka dyan. Ayun. Okay. So again, nagpapasalamat tayo sa pagdalaw ni Professor Mon Casiple, ang dalubhasang political analyst. Ano po? Salamat po sa inyong pagdalaw at kung sakasakali po ay kami muling kakatok at tatawag sa inyo para sa ilang mga pananaw pa para sa kapakanan ng ating mga viewers and listeners nationwide, worldwide. Thank you very much, sir. Salamat din po. Okay. Tuloy-tuloy na tayo at narito na unang bulusok ng ating mga balita. Paraanin na natin at puntahan sina Jeng Margareo at Mr. Audrey Gorisetta. Go! Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Bisyon. Pangulo Rodrigo Duterte determinado sa pagkakaroon ng kapayapaan sa bansa. National Security Council magpupulong ngayong araw. Korte Suprema pinagtibay ang desisyon na constitutional ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Mga Luzon, Visayas at Mindanao, hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa MILF at MNLF na putulin na ang anumang koneksyon nito sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Ang pakiusap na ito ay kasunod ng pagdideklara ni Pangulong Duterte ng unilateral ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF. Samantala, inanunsyo din ng Pangulo ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga pulis at mga sundalo sa susunod na linggo. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Determinado si Pangulong Rodrigo Duterte na umira lang kapayapaan sa bansa. Pumisita ang Pangulo sa Fort Magsaysay sa harap ng deklarasyon nito na unilateral ceasefire sa rebeldeng komunista sa katatapos ng State of the Nation Address o SONA. Sinabi ni Pangulong Duterte na sa kasalukuyan ay inaantabayan na ng pamahalaan ang magiging aksyon na rin ng CPP-NPA-NDF sa isinusulong na peace talks. Paliwanag pa ng Pangulo, bagamat may unilateral ceasefire, dapat maging handa ang Armed Forces of the Philippines na bigyan proteksyon ng mga Pilipino. Mayroon akong mga mensahe sa inyo. Let me explain itong unilateral ceasefire. It is not my decision alone. It is the decision of the cabinet. Of course, si John Esperon, pati si Secretary Delvin Lorenzana,
are automatically members of the cabinet. I am a president that seeks peace with everyone. Ang trabaho ko pagka-presidente, kasi hindi maghanap ng away. Ang trabaho ko pagka-presidente, istignan ko if at all na walang gulo ang Pilipinas. At kayo naman mga militar, there, ever ready to guard the integrity of the Republic, to protect the people. Ayon pa sa Pangulo, bukod sa komunistang grupo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtamo ng kapayapaan sa Mindanao. Hiniling na rin ito sa MILF at MNLF na putulin ang umanay koneksyon nito sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Nagpahayag na rin ito ng kahandaan na bigyan ng safe conduct pass si dating MNLF Chairman Nur Miswari para sa maayos na pakikipag-usap sa pamahalaan. Hindi man natin alam kung bigla na lang mag-away o may gulo. And it is always a comforting thought that mayroon akong armed forces na ready just in case hindi tayo magkaintindihan. Now, ngayon, ang presidency ko is puro peace mission ako. I have to talk to the MI and to the MN, si Nur, pati si Murad, and they are ready to talk about peace. Kasi malala ito, matagal na. Marami nang namamatay dito on both sides. And if I remember right, yung Cotabato Uprising started in 1972 na halos umakyat na ang mga rebelde doon sa PC Hills and the fight was already there. Ang gusto ko lang marinig sa MI pati MN na yung Abu Sayyaf na yan, wala na ang koneksyon nila. Kasi yung armas ng Abu Sayyaf, yun yung armas nila noon. Kasi pag ayaw nilang bitawan o nakakonekta pa rin sila sa Abu Sayyaf, I do not think there will be a significant result. Pero ang gusto ko, mag-training lang ako ng marami ngayon and your armed forces ask for about 20,000 more soldiers. Kabilang sa sinasabing kahandaan ng mga sundalo ay ang pagkakaloob naman ng dagdag sweldo kasama na ang Philippine National Police sa susunod na linggo. Aminado ang Pangulo na hindi bahagi ng pambansang budget ang salary adjustment kaya inatasan ito si Budget Secretary Benjamin Jokno na hanapan ito ng pagkukunan. Alam ninyo, pumasok ako sa gobyerno midstream. Ibig sabihin tapos na yung budget because the budget for this year is prepared by last year. At ang budget ko next year is being hammered out now. So kulang ako ng pera, but sabi ko kay Secretary Lorenzana, I might be able to give you one half additional soldiers. Ngayon, nangako ako noon, and remember this, may budget na dyan. Ang nangako, hindi sila, ako. Na dagdagan ko yung sweldo ninyo. Eh wala sa budget, sabi ko kay Secretary Jokno, mapahiya ako sa mga sundalo. Sabi ko, you have to look for a way starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. You will get it. Pinasalamatan naman ng mga sundalo ang Pangulo sa pagsasaalang-alang sa kanilang pangangailangan. Samantala, mapayapang resolusyon pa rin ang pag-iirali ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Minsan na umanong nagtangka si Presidential Daughter Davao City Mayor Sara Duterte na magtungo sa Panatag Shoal pero pinayuhan niya itong sensitibong usapin ng West Philippine Sea. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Handa naman ang militar na tumalima sa deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng unilateral ceasefire ang gobyerno sa CPP, NPA, NDF. Samantala, sinabi naman ni CPP founder Jose Maria Sison na suportado ng kanilang grupo ang determinasyon ng Pangulo
na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan. May report si Eunice Samonte. Sa kanyang halos 2 oras na State of the Nation Address o SONA, nanawagan ng Pangulong Rodrigo Duterte na isantabi na ang ilang siglo ng mistrust at warfare sa pagitan ng militar at ng makakaliwang grupo. Ayon sa Pangulo, panahon na para matapos ang ilang dekadang rebelyon na tinutukoy niyang getting bloodier by the day. Suportado naman ng Department of National Defense ang mungkahi ni Pangulong Duterte. Ayon kay National Defense Secretary Delfin Lorenzana, inaasahan nilang susunod rin ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front sa hakbang na ito tungo sa kapayapaan lalo pat handa silang itigil ang putukan sa kanilang combat operations. Suportado rin ang Filipino Army ang Pangulo sa pagsulong ng pangmatagalang kapayapaan. Sa isang pahayag, nabanggit ni Army Chief Lieutenant General Anyo na susunod sila sa tigil putukan na nais ng Pangulo, habang ginagawa rin ang kanilang parte upang mabigyan proteksyon ng mga mamamayan at labanan ang droga. Tinanggap naman ito ni Jose Maria Sison na nagtatag ng CPP noong 1968. Sa opisyal na pahayag ni Sison, kanyang sinusuportahan ng Pangulo sa pangmatagalang usaping pangkapayapaan. Sa tigil putukan sa magkabilang grupo, tiniyak naman ang Armed Forces of the Philippines na kaisa sila sa paghilom ng ating bansa tungo sa pagkakaisa. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Samantala, magpupulong ngayong araw ang National Security Council sa Malacañang. Sentro ng meeting ang magiging hakbang ng Pilipinas sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea, ang pagpupulong ay pamumuluan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin dito ang ilatag ang mga polisiya ng pamahalaan sa naturang issue. Matatanda ang tinanggap ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na maging special envoy sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Kamakailan at isa sa naging hiling nito ay ang agarang pulong ng National Security Council. Samantala, suportado ni Vice President Lenny Robredo ang mga plano ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na patungkol sa pagbibigay ng maayos na pabahay at relokasyon sa mga mahihirap. Sa kabila nito, inihiyag ni Robredo ang kanyang hindi pagsang-ayon sa ilang panukala ng Pangulo gaya ng pagbababa ng edad sa criminal liability. May report si Jervis Manahan. Natutuwa raw si Vice President Lenny Robredo sa nabanggit ni Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang plano sa larangan ng housing o pabahay. Nabanggit kasi ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati na walang mangyayaring revolusyon kung walang relokasyon. Sabi ni Robredo, pareho ang kanilang pananaw ng Pangulo pagdating sa bagay na ito. Pag nag-demolish ka na wala pang relokasyon, hindi mo naman tinutulungan ma-resolve yung problema pagdating sa housing, dinadagdagan mo lang ito. Dagdag pa ni Robredo, hindi dapat nire-relocate ang mga taga-syudad sa mga probinsya na malayo sa kanilang mga kabuhayan. Ang nangyayari raw kasi, bumabalik din sila sa mga lungsod para balikan ang kanilang mga trabaho. Kaya ang resulta, nagkakahiwa-hiwalay pa ang magkakapamilya. Kung hindi yun posible, kahit off-site, basta in-city, pero malapit dun sa trabaho nila. Kasi mabuti kung yung nire-relocate natin, merong available na ibang trabaho o may livelihood, karamihan wala naman. Mas maganda raw kung susundin ang people's plan o kung ang mga tao mismo ang gagawa ng plano sa kanilang pabahay at relokasyon dahil mas nagiging matagumpay daw ito. Simula sa susunod na linggo, makikipagdialogo na raw si Robredo sa mga developer para sa kanyang mga programa sa pabahay bilang chair ng HUDC. Pinuri din ni Robredo ang plano ni Pangulong Duterte na palakasin pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sana patuloy pa din yung programa na pag may mag-graduate, may itatake in na bago. Kasi ano naman to, kahit yung ibang modelo nito sa ibang bansa sa mundo naging very successful, sa atin ganun din yung tingin ko. Sang-ayon din daw ang pangalawang pangulo sa sinabi ni Pangulong Duterte na hindi dapat ginagamit ang human rights bilang shield or excuse para sirain ang bansa at ang mga kabataan. Pero dapat daw alalahanin na ang human rights o karapatang pangtao ay nakatatak na sa ating saligang batas. While naniniwala ako na hindi dapat ito ginagawang panangga para gumawa ng masama, naniniwala din ako na sa lahat na ginagawa natin, hindi natin nakakalimutan kung ano yung kaluluwa ng ating konstitusyon. Pero nagkakaisa man sa ibang bagay, tutol naman si Robredo sa ilan sa mga panukalang batas sa ilalim ng Duterte administration.
Isa na rito ang pagpapababa ng edad ng criminal liability mula 15 years old papuntang 9 years old. Isang panukalang inihain na ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ako kontra ako doon. Isa ako doon sa mga sumulong ng juvenile justice law. And I think yung criminal liability under the law is already sufficient. Nakakatakot yung sitwasyon na halimbawa ibalik yung death penalty, nilower pa yung age of criminal liability. Nakakatakot na meron tayo mga bata na isa-sentence to death. Hindi nabanggit ni Pangulong Duterte ang death penalty sa kanyang unang SONA. Pero matagal naman na niya itong isinusulong. Ang pagbabalik din ito ang kauna-unahang mensahe ni Congressman Pantaleon Alvarez nang manumpa siya bilang speaker. I've always been very vocal na kontra ako sa death penalty. And I think yung stand ko dyan is something that the administration will respect. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Samantala, pinapurihan naman ng civil society groups ang pro-poor programs ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address tulad ng no relocation, no demolition. Inilatag din ng mga ito ang ilang suhestyon para mas mapalakas ang disaster risk reduction management programs ng bansa. May report si Sweden Velado. Positibo ang reaksyon ng marami sa ating mga kababayan at ilang civil society organizations sa naging unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes dahil sa mga inilatag niyang plano na direktang pakikinabangan ng mga kababayan nating mahihirap, partikular ang isyu ng demolisyon sa mga squatters area. We have to adjust to the needs of our people. Total yan naman yung squatter na yan. As long as I sit there as president, there will be no demolitions without relocations. Dito lang papayag. Malaking bagay ito para sa mga tulad ni Lamang Edwin at Nanay Clarita. Pabor sa mga mahirap. Wala nang magpapalayas pa sa iyo eh. Nung nagsalita siya na walang demolis, ay tuwang-tuwa kami. Okay, basta may relocation. Samantala, bukod yan, naglatag din ang ilang grupo ng kanilang mga isusumiteng suhestyon sa pamahalaan para mas paigtingin ang programa sa Disaster Risk and Reduction Management o DRRM sa pamamagitan ng 911 na ang ibig sabihin ay 9 calls, 1 agenda, and 1 resilient Philippines. Kabilang diyan ay pagbuo ng Magna Carta para sa mga volunteer at empleyado ng DRRM, pagtatayo ng mas maraming multi-purpose evacuation centers at pagsasabatas ng Amendatory Bill to Republic Act 10121 na layong bumuo ng independenteng National Risk Reduction Management Authority na bigong maisabatas ng nakaraang administrasyon. Sana walang nahihirapan pagkatapos ng isang disaster dahil sinasabi nga natin na kaya nagkakaroon ng disaster eh kasi napakalaki ng usapin ng walang sapat na kabuhayan ang mga mamamayan kaya nahihirapan silang lumipat sa isang ligtas na lugar na kung saan ay may matibay na bahay. Ayon sa mga kasaping grupo, malaking tulong ito sa mga Pilipino lalo na sa mga mahihirap nating kababayan dahil sila rin madalas ang biktima ng panganib gaya ng malalakas na bagyo at pagbaha. Para sa PTV News, Sweden Velado. Sa iba pang balita, pinagtibay ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na nagdedeklarang constitutional ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito'y matapos ibasura ng Korte ang inihaing motion for reconsideration na layunin baliktarin ang naunang desisyon ng Korte noong Enero. Samantala, positibong tinanggap na Malacañang ang desisyon ng Korte. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, itinuturing na final arbiter ang Korte Suprema. Sa pamamagitan anya nito, mapapalakas ang interoperability ng sandatahan ng bansa, pati na rin ang modernisasyon ng AFP. Sinabi pa ng kalihim na tiwala silang sa pamamagitan ng EDCA ay mapapabuti pa ang Joint Humanitarian Assistance at Disaster Relief Efforts ng bansa. Samantala, naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court kaugnay sa ipinatutupad na curfew sa mga lungsod ng Maynila, Quezon at Navotas. Ito'y matapos umapila ang grupong samahan ng progresibong kapataan kaugnay sa pagpapatupad ng curfew sa mga nasabing lungsod. Ayon sa grupo, labag umano ang pagpapatupad ng curfew sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Labag din umano sa konstitusyon ang curfew dahil nililimitahan ito ang karapatan umano ng kabataan
na makalabas ng walang due process. Nagre-resulta rin umano ito sa diskriminasyon sa mga minor de edad. Nagsisimula ang curfew ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Maynila at Navotas, habang hanggang alas 5 naman ng umaga sa Quezon City. Epektibo umano ang TRO hanggat wala pang resolusyon ang SC hinggil sa usapin. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Audrey Goriceta. Balik muna sa inyo kay Francis at Sherina. Maraming salamat, Audrey Goriceta. Okay, ang saya-saya ni Sherina ngayong araw na ito. 50 minutos, 46 segundos makalipas ang alas 6. Another word of wisdom padala ng ating mga texters. Don't be afraid of growing slowly, but be afraid if you are standing still. Uy, maganda yan, ha? Huwag kang matakot kung ikaw man unti-unting umuunlad. Ang katakutan mo kung mananatili ka na lang na ganyan habang buhay. Okay. At nako, samantala, sandali lang yan, Germon. Darating tayo dyan. Huwag kang mag-alala. Good day po, Ma'am Cutie Zarina. At guwaping Sir Francis. Thank you. Nice ona ni President Duterte. More power from Carl Dennis of Santa Barbara, Pangasinan. Thank you. Hello, PTV4, Radio Vision. Kaming mag-asawa dito sa Bayugan City, Agusan del Sur, palaging nakatuon sa inyo. Maraming salamat po. Good AM sa inyo, Ka Francis at Ma'am Zarina. Paki-greet po, Brother Dodge Nugas, na nag-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Oh, happy birthday from Kim Colongan of Combal Province. Good AM po, ever since now lang nangyari sa sona ng presidente na nakiayon ang mga makakaliwang grupo. Masaya at may sense of humor si presidente sa kanyang sona, walang halong galit sa mga kritiko at kalaban sa politika. Professional talaga ang dating. Salamat, Ruby ng Jensan. Salam, sir, ma'am. Sana habang buhay na kayo dyan sa Radyo ng Bayan. Uy, wag naman. Habang buhay, matagal yun. From family, Jehibun ng Tanjung Holosulu. Magasukol, ma'am. Sir Allah, bless you. Good morning, ma'am, sir. Sana maubos ang adik dito sa Kalinga. Magandang umaga, Ma'am Sarina. Nanood ako now. Maganda ka. Magaling ang programa nyo. William, ito, Puerto Princesa, Palawan. Naku, mm-hmm, talaga. Habang buhay na raw tayo dito. Hindi pwede. Okay, huwag naman. Ito naman po, happy kailangan viewing. Kailangan pa siya ni Cosme. Kaya, okay. Kagawad and Pastor Ronnie and Cecil. Ay, ayun, happy viewing po. Nang okay. Matugina ng Daang Baryo, San Jose del Monte. Bulacan. Hello po, happy viewing. And happy viewing din po kay Cyril Dime, at more power daw po sa ating program. Lagi siyang nanonood at siya po ay mula sa Negros Occidental. At iba pa mga text sa aking cabinet. Umagang kay ganda po, PTV4. Bilib po ako sa ating presidente sa lahat ng dumaang sona. Kay President Duterte lang yata walang karahasan na naganap sa daan. Si Ryzen Innocencio ng Cadiz City, Negros Occidental. Good morning po ka Francis, Ma'am Zarina. Magandang umaga. Pakibati po sa mga taga Virac, Catanduanes. From G, maraming salamat po. At good morning, Ma'am Sir. Happy morning po. Please greet my kids. Mark, Mia, Grace, and Royland Joy Escanel from Mama Nitz and Papa Roy of Banate, Malungon. Maraming salamat po. Ay, may nananawagan dito sa ating Radio Vision na kung maaari daw maging guest natin si Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Oo nga. Marami na nananawagan dito, PNP Chief. Sana po magkaroon kayo ng konting oras para sa ating Radio Vision. Naku po, talagang hirap na si Elena. Nag-aalumpihit na si Elena sa kaano. Na pagtawag, iniimbita natin si PNP Chief. One of these days, sir, please, dalawin nyo kami. Good morning, Ms. R. Paki-greet si Amor La Rosa. Tagal niya nang hindi nakapag-report. Mabuti, magaling na siya. Miss ko talaga siya. Pakisabi kay Amor. Ito ang text from EJ Karungkong ng Las Piñas. Okay, EJ. Mamaya-maya, abangan natin si Amor. Amor. Okay, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald, na imbagabigat, kakabsat, konektado ka. Hiniling na ng Provincial Warden ng Ilocos Norte ang tulong ng lokal na pamahalaan ng lalawigan dahil puno na at wala ng paglagyan sa mga bilanggo. Sinabi ni Dario Estabillo, OIC Provincial Warden ng Ilocos Norte Provincial Jail, o sa pagkakapito sa session ng Sangguniang Palalawigan na aabot na
sa 403 ang kanilang bilanggo at hindi na magkasya sa 11 selda. Ayon kay Estabillo, 220 lamang sana niya ang kanyang kayang ilagay sa bilanggoan, subalit halos dumoble na ito at di na magkasya sa mga bilanggo na nakahiga sa kanilang pihitan. Pinakamaramian niya ang bilanggo na nahuli na lumabag sa RA 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Iniling na Estabillo na madagdagan sana ang kanilang selda at maging mga gwardiya dahil 28 lamang ang kanilang bilang at hindi na makayanan na bantayan lahat ang mga ito, lalo na kung sabay-sabay ang kanilang hearing sa kanilang mga kaso sa iba't ibang sala at korte. Ipinagpauna na rin Estabillo sa mga opisyal ng lalawigan na bus na rin ang subsistence allowance o pundo sa pagkain ng mga bilanggo dahil lumubog bilang ng mga ito at lalo na marami na ang kanilang bilanggo at ubus na ang kanilang pondo. Para sa Radyo Bisor, Ronald Valdres mula sa DWFB Radyo ng Bailawag, Micha ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. At puntahan natin Radyo ng Bayan Ulo with Nashra Ani. Nashra, assalamualaikum, konektado ka. Walaikum salam. Kontento ang mamamayan dito sa lalawigan ng Sulu sa ulit sa Television Actors Office at Pangulong Rodrigo Duterte on this. Maraming nanood at painting na nakinig lalo-lalo na dito sa bayan ng Hulo sa sulat ng Pangulo. Napatunayan anila sa mga payag ni Pangulong Duterte ang malasakit nito sa mga ordinaryong mamamayan. Naniniwala sila na may papatupad ng Pangulo ang lahat ng mga ipinangako niya sa kanyang sona. Ipinababantayan bilang isa rin sa mga prioridad ng Duterte administration ang pagsugpo sa problema ukol sa ilegal na droga na isa rin sa mga pangunahing problema dito sa Sulu. Ang kay board member ang nakartulawi ng unang distrito ng Sulu, tatalima sila sa lahat ng direktiba ng Pangulo. Nangako si Tulawi bilang chairman ng Committee on Peace and Order ng Sangguniang Panlalawigan na buo ang kanyang suporta sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Inikayat pa nito ang lahat ng may kinalaman sa ilegal na droga na sumuko na sa mga kinaukulan. Nasiyahan naman si board member Alcamir Esquero, chairman ng Committee on Environment and Ecological Protection, sa mga nabanggit ni Pangulong Duterte kaugnay sa paglaban sa global warming. Para sa Radyo Bisyon, Nash Ani nagulat mula sa Holosulu, Nidja ng Bayan. Thank you very much, Nashra Ani. At meron tayong pahabol dyan, i-acknowledge mo nga, Azarina. Natanggap na po ng ating tanggapan, Radyo ng Bayan. Ito pong sulat mula kay Sir Simeon Okendo na isang retired civil registrarian. Tama po ba yung ano? Okay, ayan. Okay. Meron atang problema sa lugar nila sa Aklan, Mindoro. Okay. So ito po ay makakarating sa tanggap kinaupulan. Tanggap namin. Mm-mm. Okay, TPK, morning sir ma'am, kung ayaw ng curfew ang mga lugar na yan, kung may mangyari, mangingi naman ng tulong sa gobyerno. Hay nako, may mga tao talagang ayaw mamuhay ng tahimik. Salamat po, Inday ng Davao City. Talagang ganon, wala tayong magagawa kung ayaw nila. O di, bahala sila. Kanino galang kay Inday ng Davao City? Kay Inday ng Davao City. Okay, Serena! Ayan, gusto mo magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Bisyon. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cansino, sa ngalan ni Audrey Gorisetta at ng Radyo Bisyon Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.